Magandang araw po ulit sa inyo mga kaibigan. Narito po muli tayo sa isang pag-uusap po muli ng ating Pathfinder program. At ito po ay bahagi pa rin ng ating club organization. Ano po ba ang ating pag-uusapan dito? Yung pong ating mga uniforms. Pero ang ating uniform ay nabanggit na po natin sa iba nating videos. Kaya ang ating pong pag-uusapan ngayon, yung pong insignia. Insignia na nakakabit po sa ating mga uniform. Ito po yung nabanggit ko sa nakarana, pag-uusapan po natin. So, pag-usapan po natin ngayon yung ating insignia. Pero bago po ang lahat, sana po tayo ay meron pong magandang pakikinig at magandang isang bagay na ating nakatuon ang ating isipan dito. Kasi mahalaga po itong ating pag-uusapan mga kapatid. So, ano po ba ang ating uniform insignia na sinasabi dito? Okay, ang sabi po dito mga kapatid sa ating pong insignia, basahin po natin uli, ano? Sandali. While the uniform of the Pathfinder Club varies in regions or even countries around the world, the insignia and where they are placed are almost universally the same. Magkakaparehas lamang po ang mga nakakabit sa ating uniform, yung ating mga insignia. Ano pa ang sabi rito? Designing, makikita mo kapatid ha, tingnan nyo at pakinig po kayo. Designing and setting the position of the insignia and or making any changes or additions is the responsibility of the World Pathfinder Director and the General Conference in consultation with the division, clubs, conferences, unions, and divisions may make no exceptions or variations without specific permission from the World Pathfinder Headquarters. So, malinaw mga kaibigan ha, na ang ating insignia ay nakadesign at ang gumawa nito ay ang General Conference. Okay. So, ibig sabihin, yung ating mga ginagamit mga kaibigan sa ating uniform ay isang mukha. Pero, meron pong isang design na galing po sa North American Division na adapted naman ng po ito ng GC kasi magkaisa lang naman talaga sila. Sila lang naman pares gumagawa. Kaya lang, na separate sila kasi sila ay North Division na at ang madalas na nagbibigay ng mga materials, mga design ay mga galing po sa North American Division, mga NAD. Pero pagka ito ay na-approvehan ng GC, it was GC. GC na po ang standard na to. Pero meron silang iba. Pero sabi nito, kung meron kayong gagawing ibang insignia na gusto ninyo pong ikabit sa ating uniform, ay mga kaibigan, medyo mali po tayo dito. Ito nga po yung madalas mangyari. Gaya-gaya tayo, tapos hindi naman natin makopya ng tama, kaya pangit tignan. So pag-usapan natin ngayon kung ano yung isang insignia dito na pinag-uusapan natin. Ano pa hong sabi rito? There are two, divided into categories. Categories, meron dalawa. Ano po ba yung dalawang tinutukoy rito sa insignia? Isang identification insignia at isang recognition insignia. Ay ano po ba yung mga identified na mga insignia, mga kapatid? No? So, ibig sabihin, magkaiba pala ito. At kailangan natin ito ay bigyan ng pansin. Okay, bago po natin sabihin yung identification insignia at recognition insignia, pakita ko muna sa inyo yung gawa ng General Conference na mga insignia na nakakabit sa ating uniform. O, ito po, uniform ko po ito na A1. Ay, mali. Hindi siya A1. Ito po ay type A mocha. Ha? Kasi po ito ngayon yung sikat sa atin. Wala po tayong kaki, kaya type A mocha po yan. So, ano po ba yung mga insignia ng General Conference na kanilang ibinigay? Ito po yon. Ganyan po ang design. So, makikita naman po ninyo, mga kaibigan, yan po yung layout nila.
Ano? So, ayan po ah. Malinaw po yung pinapakita ko sa inyo ha. Ayan po. Tingnan nyo po. Ayan po. Ayan. Mga insignia niya na. Yung kanila pong mga gawa. Ha? Ayan po yun. So, marami pa ako dito mga kapatid na gawa ng General Conference na kanilang design. Ano? Meron po dito mga iba-iba pa. Napakarami po. At alam kong alam ninyo yung mga insignia na yan. Ngayon, eh ano naman po yung sinasabi kong isa pang insignia. Ito po yung galing sa North American Division na kanila naman pong disenyo. Ito po yung design nila. Okay. Tingnan po natin ha. O, ito po. Ayan. Aba, ay may black head. Ha? May black pala. May edges pala ng black. Kaya po yung kanilang design sa North American Division ay medyo may itim po. May guhit po sa gilid na itim. Ano? So, may mga meaning po yan. So, kung titignan natin yung pagkakaiba ng ating mga insignia talaga, kung ilalapit natin yung insignia nila, eh talagang magkaiba po. Kasi ang world emblem po ng kanilang insignia, pag pinag-uusapan po natin ang world emblem, ganito po. O, ito po yung isa. So, kita ninyo ang pagkakaiba nila, General Conference, North American Division. So, yan po ha. Pero, wala pong masama dito sa dalawang insignia na to. Kanya lang, kung kayo ay gagamit po ng General Conference, mga kaibigan, gawin ninyo sa uniform ninyo ay lahat pang General Conference. Kung gusto naman ninyo, design ng North American Division, gawin ninyo pang North American Division. Huwag po ninyong pagsamahin, pilit, yung General Conference tsaka North American Division. Kasi medyo nagiging tawag nila dito, hindi naman salitang pangit, hindi masagwa. Ang dating, sabi nila sa English, ay awkward, hindi ugma, kasi magkaiba nga. Pero ganun pa man, parehas po yan insignia ng General Conference at ng North American Division. Pero inadapt naman po ito, ginagamit naman po talaga ng General Conference din ang North American Division. Ngayon, ano po yung ating pag-uusapan? Ito po yung dalawang identification, nabanggit ko, identification insignia at saka yung isa identification recognition po, ano? So ito po 'yon. Ha? Ito po yung isang identification insignia. Ang sinatabi po rito ay ang ating Pathfinder Triangle Emblem. May alam ko naman na alam ninyo yung Pathfinder Triangle Emblem. O, yan po ang ating Pathfinder Triangle Emblem. Okay, ano ba sinasabi sa Triangle Emblem? There are three kinds para sa Triangle Emblem. Meron po tayong ginagamit sa Triangle Emblem natin na pang-biray natin na small. Ha? Small logo ng triangle. Meron po tayong pang-uniform. At meron din po naman tayong ginagamit para sa ating SAS, yung medyo malaki po. Ay, may mga sukat po yan. So, ay ano po ba yung Pathfinder Triangle Emblem? Ang sabi dito, this is the symbol that represent the Pathfinder Club. So, ginawa po ito, ito po yung unang na-design na nagre-represent sa ating organization. Yung mga sukat dito ay iba-iba. Pag gagamitin ninyo ito, is worn in beret, ang sukat nito ay 5 cm or 2 inches. Ha? Ibig sabihin, yun po yung laki nung patches. Okay? Dapat Pathfinder Club Ember na medyo malaki pang uniform dito sa may braso natin na pinakita ko kanina na ito po yun. Ha? Ito po ay 3 inches or 7.5 cm. At kung gagamit naman po tayo ng medyo mas malaki, ito po ay 1/4 inch, ha? Or 0.8 cm. Yan po yung tatlong sukat ng ating mga triangle emblem. Ano ho, mga kapatid, na binabanggit dito, ano? So, pwede rin natin gamitin ang mga emblem sa mga iba-ibang gamit natin na uniform natin kung saan natin pepediligay. Pero imamatch natin yan, ano? Pwede yan sa mga, basta kung saan natin gamit, mababanggit natin yan. Makikita po ninyo sa susunod nating mga pag-aaralan pa, ano? So, dinidiscuss lang natin
yung mga part ng insignia. Okay. Pathfinder Club Name. Ano ba yung Pathfinder Club Name? Halimbawa, Pathfinder Club Name mo po ay Provident Pathfinder Club. O, yan po yung aking club sa aking charts. Provident. Pwede naman gamitin din ninyo Central Luzon Conference. Pero, dapat kayo ay youth director. Ha? May nangyari po niyan, ano? Sa ibang lugar, nakalagay ay Conference. Ha? Central Luzon Conference. Palibagin natin, pagpalagay. Nakalagay sa kanya, director. O, ibig sabihin, kung nakaw po ngayon si Pastor Jeronimo M. Viernes Jr., siya yung Central Luzon Conference na pwedeng gumamit kasi siya ay director. Ay, meron pang ibang gumamit. Wala daw siyang magamit na Pathfinder Club name. Kaya ang ginamit niya, Central Luzon Conference din. Ay, nakalagay din sa ilalim niya ay director. Abay, nagka-problema tayo. Eh, bakit po? Eh, dalawa ang Central Luzon Conference Youth Director. Eh, sino po sa inyo ang totoo? Kaya wag po kayong basta naglalagay ng mga bagay-bagay na hindi po ninyo naunawaan. Ano? Magkakalituhan. Pwedeng gamitin nyo yung Central Luzon Conference. Ang malalim nakalagay doon ay isa ay Deputy Director or Instructor or Pastor, Chaplain, etc. Pwede. Pero pares kayong dalawa doon, ay medyo malabo yun. Ano? Alamin natin, nangyayari po yan mga kaibigan. Madalas mangyari, pakikita ko. Talagang ako ay napipilitan na talagang magsabi sa isang kaibigan para lamang po talaga hindi po mapag-usapan din. Ano? So, susunod natin ay Staff Office Sleeve Strip. Ano ba yung Staff Office Sleeve Strip? Pag sinabi, no, katulad dito, yung nakalagay dito sa ating gilid ng uniform. Maaring ikaw ay director, deputy director, counselor, junior counselor, instructor, area coordinator, etc. Kung ano po yung mga pinagtibay po ng General Conference na mga office. No? Yung po yun, ha? Yung mga office natin, street natin. Ano? So ngayon, meron din po tayong tinatawag na isa pang insignia. Ha? Identification insignia. Ano? Ito po yung word emblem. Okay, nakita nyo na yung word emblem. Oh, ito po yung word emblem. Ha? Yan po yung klase. Ngayon, meron pa hong ibang word emblem na sinasabi dyan. Ito po yung optional kung na-reach mo na yung leadership mo. Pwede rin ito, word emblem doon to ng youth. Ha? Youth. Okay? Meron din tayong para sa ating PLA. Ha? Meron din tayo para sa ating tinatawag na APLA. So, yung APLA natin, medyo naglalaro yata. O, ito, APLA. O. Yan, o, ito, APLA. Ha? Ito, APLA. Ito ang PLA. Ha? Okay, magkaiba sila, ha? Pero word emblem pa rin yan, ano? Ito rin yung sa ating pang talagang word emblem, ano? Okay. So, ngayon, isa pang identification insignia na sinasabi rito, yung tinatawag nating mga gamit pa natin. Ito yung slide. O, slider. Slider. O, yan. Slider yan, ha? Alam nyo naman ang Master Guide slider. Papakita ko pa ba? Meron tayong slider ngayon. Ano? Mga plot na ginagamit natin. Pag-uusapan natin sa ibang bagay, sa ibang panahon, yung ating mga optional at iba pang mga talakayan sa ating uniform. Napakarami po kasi mga kapatid na mga gamit natin na dapat nating maintindihan. Ito para sa Pathfinder, ito para sa Master Guide. Meron din tayo sa Adventurer, mga kapatid. So, hindi naka-ready eh. Pero alam kong alam nyo na yan. Ngayon, ay meron din tayong tinatawag na sinasabi nating Honor SAS. Identification insignia. Ay kasi, ito ay lagayan ng ating honors. Kaya ito na-identify. Itong ating SAS. Yan. Ha? Yan, mamaya natin pag-usapan yan. Basta ito ang SAS natin, ha? Okay, identification yan. Okay, so sa neckerchief ng Pathfinder and slider, identification din yon. So, hindi ko napapakita yun kung ano kasi alam nyo na yung mga bagay na yan. Okay, now, punta naman tayo sa mga tinatawag nating recognition award insignia. Ay, ano po ba yung recognition award insignia? Ito po yun. Ang sabi rito, are emblems
indicating class, achievement, position, or special achievement in conduct or service. O mga ibig sabihin kapatid, mga bagay na nai-award sa iyo na galing pa rin sa kompetensya. Pero ito ay tinatawag na recognition, insignia. So ano po ba yung mga recognition? O, katulad po ng sinasabing recognition dito, ay ito pong mga awards natin. O ito, ha? Recognition insignia, ito po. Ayan, yung ating mga chevron. Okay, so sa ating uniform, meron po tayo ditong nakalagay dito, ha? Ito po yung chevron, individual chevron. Ano? Ito po mga kapatid. O. Okay, ito po yung complete chevron. Yan po, recognition yan. Kahit po yung single star lang po na na-earn ninyo, yan po ay recognition pa rin. Okay, ito recognition din. So, kung individual chevron ang pinag-uusapan natin, ito po yon yung isa-isa nilalagay. Kasi bakit po? Eh, nung dumaan siya ng friend, kung Pain Explorer, Ranger, Voyager, Guide, pa isa-isa kaya individual chevron. So, yan po ay isa sa mga recognition. Eh, alin pa ba ang mga recognition na sinasabi? Ang isa pa sa mga recognition na sinasabi, yung ating mga classes. Friend to guide. Kaya pagka ko eh, natapos ng classes ng isang friend class, may award sa yan. Kung dati nakalagay yan sa iyong uniform, nililipat mo na yan dyan at inaayos mo. No? Ganon din, recognition pa rin ito, yung mga itong mga to, yan, yung mga good conduct ribbon at saka mga bar na yan. Yan pong mga bar na yan, advanced ribbon bar. Tatalakayin natin yung mga kapatid, hindi pwede ngayon. Kasi medyo marami tayong pag-uusapan, ano? Mahalaga lahat yan. So, yung mga pins natin, mga achievement pins, ay recognition din yan. Alam kong parento guide yan. Alam po ninyo yan. Yan, okay? Itong mga honor patches po to, this is also recognition. Pero pag-uusapan din natin yan. Marami po tayong pag-uusapan. Binabahagi-bahagi lang natin, ano? Okay, ang ating pahong mga identification recognition ay nakikita din po natin dito sa ating ibang mga gamit. Katulad po nito, ito po ay recognition din kasi naging best captain siya, naging scribe siya, ano? Okay, so meron pa rin iba dito. Napakadami tayong recognition. Something na ini-award sa inyo. Hindi po yung nakadikit na sa inyo. Dati kasi wala sa inyong katawan yon. Kaya nung na-award sa inyo, naikabit. Kaya naging recognition. So, yun pong ating pinag-uusapan sa ating mga insignia. Okay? So, dito na lamang po muna tayo magtatapos sa ating pag-uusap kasi ito ay pahapyaw lamang po kasi nga ito ay basic staff training course. At tatalakayin natin ang mas malinaw ang bawat parte ng isang gamit katulad ng mga ganito. Ng mga ganito, lahat ito. Nabanggit na po natin yan sa ating insignia. Pero, nais kong maintindihan ninyo mga kapatid, sa dami ng ating ginagamit at sinusot, hindi na po natin alam kung anong mga tawag. Kaya atin pong nire-review ito. Kahit po alam na ninyo yan, sabi niya, alam po na yan. Huwag naman po ganun. Eh, tayo pa talagang mag-review pa rin at nakakalimutan. Ano? So, yan po ang ating insignia na pinag-uusapan. At sa susunod natin pag-uusapan, mga iba pang parte ng uniform din na ating ginagamit para mas malinawan tayo kung para saan ito at kung saan talaga ito dapat gamitin. No? Sunod siguro, banggitin natin kung ano yung mga SAS natin. Banggitin natin kung ano yung ating mga katulad ng mga ganito. Ano ba yan? Napakadami niya mga kapatid. No? Gusto ko lang linawin sa inyo na hindi natin kailangan bilisan. Kailangan natin unawain mabuti kung ano yung bagay. So sa oras nito, ako po ay nagtatapos at nagpapasalamat muli sa inyong pakikinig. Ano po? Nawa po, muli pong i-share po ninyo ang mga videos na ito sa inyong kaibigan. Mapanood nila, especially mga NGTs. At i-likes ninyo. At especially, huwag kakalimutan mag-subscribe. Ha? Ito po ay munting tulong ninyo para po sa ating gawain. Mag-subscribe po tayo. Maraming salamat po. Magandang araw at ako po ay mag-upload pa ng maraming videos. Pero wag po natin pansinin yung mga kakulangan ko dito. No? Intindihin po natin yung ating mga pinag-uusapan. So, ito na po. Nagpapaalam na po sa inyo. Salamat po ng marami at pagpalain po kayo.
At nawa po ang patuloy na biyaya ng Panginoon ang sumaating. Magandang araw po.